Anong ginagawa niyo? Ha? Naka-video kayo. Eh? Oh, kinain mo ng pop. Ano? Ano? Huh? Kinain mo? Oh, wala ka pampante. Puta yan, oh. Alalive ko yan. Itutulpo ko ito. Kitang-kitang po. Meryo, tigilan mo! Kinuha ka yung papel po po? Kinuha! 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 Ayan, oh. Wala pang... Ayan, baho! Ang baho po! Ayan, oh. Nakalive ka kayo ngayon. Meryo! Live ko! Meryo, naka-live kayo ngayon. Pwede ka na. Sorry, sorry. Pwede. Pwede lang yun. Hala. Yan, save it. Yung akablan niya. Yung kita-kita, oh. Kita-kita ang sorry. Di kinuha ko. Mo! Yip ka. Put. Yan, oh. Walang pansi. Ayop. Di, sorry. Beto. Ay. Grabe. Ay. Diyos ko! Ma... Grabe ka! Ayan na sila, oh! Nahuli ko sakto! Kinakain ang buk... Walang pang panty si Bet! Wala pang panty si Bet! Ayan na si Bet, oh! Okay, paano po na laman na nandun si Mister sa mga oras na yon? Kasi po, ma'am, sir, magsusumba sana ako. Okay. Tapos, nung pagtawid ko na... Pag ganun ko, nakita ko yung motor ng asawa ko. Mm-hmm. Okay. Ngayon, hindi, pinicturan ko yung motor. Tapos chinat ko pa siya. Sabi ko, magsusumba lang ako. Sa bahay niyo ito? Hindi po, nasa kalsada na kami. Nasa kalsada na kasi galing na ako sa bahay. Papunta na ako sa court ng sasumba namin. Okay. Tapos sabi ko sa kanya, nandyan ka na naman kay Beth. Pero ano, parang kinakabahan talaga ako. Eh, tamang-tama naman bukas yung, ano, yung gate nila. Hindi pumasok ako. Tapos ang dilim doon sa loob. Dandahan ako. Pero niready ko na talaga yung cellphone ko. Sobra-sobra na talaga eh. Niready ko yung cellphone ko. Tapos ang dilim ng bahay nila. Grabe ang dilim. Tapos walang tao. Di, dandahan ako pumunta doon sa, ano, sa kwarto. Pag, ano ko, pag pihit ko ng, ano, ng doorknob, yun na naaktuhan ko na sila. Narinig ko yung boss ni Mister, umalis ka rin sa pamamahay ko. Magkahiwalay na ho ba kayo? Hindi po. Si Mister po. Nasa linya telepono, truck driver. Mr. Bilan, magandang hapon. Yes, sir. Magandang hapon to. Naku, sir. Hindi mo madi-deny to. Caught and the act talaga, sir. Na-videohan kayo ni madam. Paano to, sir? Ano pong inyong depensa? Pero sa totoo lang, sir. Ano yan? Nagkataw lang na kumuha ko ng papeles dun sa bahay niya. Kasi may mga papeles kasi ako dun na kailangan sa pagpaprocess. Okay. Nataon naman na yung si Bit. Nasa higaan pa, gawa ng natutulog pa yata. Okay. Ayun, pumasok ako dun kasi kukunin ko nga yung papeles ko. Okay. Isa lang naman yung mag-isa. Okay. Eh ano po yung nahuli niya na walang panty si Beth at kinakain mo raw yung kanyang tahong? Sir, anong connection nun sa papeles na kukunin mo? Wala pong ganun, sir. Kung may intensyon ko ganun, sir, dapat hindi mga nakapukas yung gate, mga nakapukas yung mga pinto. Wala naman po akong ganun. Pero caught in duck po kayo, nasa video, sir. At wala pang panty ra yung girlfriend mo na huli ni madam. Meron yan. Hindi naman yan nakahubad. Ano po suot niya nung time na yon ni Beth? Hindi, pantulog yung ata yon. Okay. Gaano lang katagal ni Beth na magkasintahan? Hindi ko po matandaan eh. Kasi medyo matagal. Pero inayos na po namin yan. Malik na nga ako sa kanya eh. Para naman maging patas tayo, kunan naman natin ang pahayag. Si Elizabeth ay 63 years old. Si Sir Emerio Bilan is 49. Si Mrs. ay 48. Madam Elizabeth, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ma'am, andito po si Mrs. Bilan at meron po siyang video pinakita sa amin. Huling-huli po kayo sa akto. Ano pong inyong reaksyon? Sir, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Kasi yung papilis po dito sa loob namin ng bahay. Pero ma'am, may video na, yun nga, sumisisi daw itong si
mister niya doon sa tahong ninyo? Diyos ko, pagdating niya dito, sir, pagdating niya dito sa bahay, kasi kumatok yung asawa niya, bukas ang gate, bukas ang kwarto, hinanap ko yung papel. Okay. Ako, ano ba naman yan? O, kausapin niyo po siya, ma'am. Bet, wag ka na mag-deny. Nandito sa video lahat ang patunay na nakahiga ka pa, nagtakip ka ng unan. Ayan, hinihila po ngayong unan para makita yung tahong mo eh. Di ba naghilaan pa tayo ng unan? At saka yung kumot. Ang sabi mo kanina, nakapante ako. Wala kang pante, Bet. Wala kang pante. Oo, ang sabi mo kanina, nakapante ako. Nakita ko. Tapos sabi mo naman ngayon, wala naman ako pante. Ano wala kang pante. Yan? Pwede ba kainin ang tahong na may pante? Sira ulo ka. Sira ulo ka. Ano yung mga binibintang mo sa mantala ng asawa mo? Andito lang kanina. Paano makakain yung tahong mo kung may pante ka? Huwag ka pang sinungaling. Matanda ka na. Matanda ka na, Bet. 63 ka na. Magtinong ka na. Lahat ng tao galit sa'yo. Bukas ang pinto. Bawsi ka pa naman ng kaintap. Hindi na ako bawsi. Bawsi ka. Tumigil ka. Makakarating yan kay ano, kay kapitana. Oh, kay oh, kay kapitan. Kay saan ka magpunta? Kasi hindi na nga ako. Oh, nandito na ako sir, kay Sarape. Sige, antayin mo. Dinay ka pa ha. Ang tagal na kami naghiwalay ng asawa mo. Oh, na matagal na nga kami naghiwalay. Pinauwi mo sa bahay eh. Nanahimik na nga ako ng ilang taon eh. Oh, bakit mo nagpinakain-kain ka diyan ng tahong mo? Sige nga. Hindi yan totoo, Aida. Ano hindi totoo? Nakita niya yung papel. Nakita ko sa dalawang mata ko, sasabihin mo, hindi totoo? Napakasinungaling mo, matanda ka. Ay, nabahala ka na. Ay, ano bahala ka na. Nakita mo. Ko, gagawin mo pa akong sinungaling. Ano pala itong ano, video na na-aktuhan ko kayo? Na-aktuhan mo lang andito sa loob ang asawa mo, pero ako nakahiga yung asawa mo. Ay, naman, Bet, nakatayo. Nakita ko pa. Si Elmer, nagpunas pa ng bungangan niya. Nagpunas pa ng bunganga. Sinabihan ko ang baho, ang baho. Ang ginaman niya, lumabas siya. Nag-ano ata siya, nagmumog pa ata. Ay, naku, hindi Bet, ko alam yung Aida yung pinagsasabi mo. Kasi ako na talaga nakahiga na kasi naaga-aga diba, ka. Gusto mo, di ba, yung ano tayo, live tayo. Yan, ito na tayo. Ang saya-saya, di ba? Buong mundo tayo nakikita. Bahala ka. Ako bahala ngayon, sinakakaya sa atin. Oo, bahala ka. Kasi talaga ako naman, ipamamahay ko naman ito at binigay ko naman yung kapil sa asawa mo. pati tahong binigay mo. Kakahiya ka. Ay, iwan ko sa'yo, Bet. Kabit ka nga. Bet, kabit. Tama yung pangalan bahala mo. Bahala ka sa ano mo dyan. Ano, masaya ka na? Nandito tayo? Matagal na ako sa inyo nakikiusap. Bet, matagal na ako sa inyo nakikiusap. Natigilan nyo na yan. Tigilan nyo na yan. Buntis pa ako. Buntis pa ako. Buntis pa ako kay Bunso. Sabi ko, nagmamakaawa ko sa iyo na ibalik mo yung asawa ko dahil buntis ako. Pero ano, nilayo mo. Inano mo pa. Nilagay mo pa sa ano. Sa black tray para hindi makita yung asawa ko. Wala ka talaga. Di sana noon nagdemanda ka na. Bet, dahil nasa serbisyo siya. Kung kailan kami na naghiwalay, saka ka magdidemanda. Bet, alang-alang sa serbisyo niya at saka alang-alang sa mga anak ko. Tinis ko lahat ang paghihirap ko at sama lahat ng loob ko. Sobra na kayo. Alam mo yung totoo. Sobra na kayo. Sobra na. Alam mo yung totoo. Ano ang totoo? Na talaga hiniwalayan ko ang asawa mo. Hiniwalayan mo nga, pero ano ka? Pagkakaan ka pa rin. Alam mo, kung wala dito yung papel niya, hindi na yung nagpapapupunta ang asawa mo dito kasi wala nga kaming contact. Wala ko sa Bisaya, wala akong signal. Nakikita ko sa sirpanyo, magkakontakan kayo. Nakikita ko, may katawang... Ay, nako. Nakikita ko, Bet. Huwag ganun magsinungaling. Nakikita ko lahat. Nakikita ko yung contact niyo. Eh, bakit hindi pa ako sinita noon? Kung nakikita mo yung contact. Ay, nako, Bet. Napapagod na ako. Ayoko na. Basta, ipapakulong ko kayo. Yun lang. Ay, nasa sa iyo yan. Okay, pero ako, fine. Mangangatwiran din naman talaga ako ng totoo. Mangatwiran ka. Okay. Nasa sa iyo yan. Sige, kukonsulta po tayo, ma'am, no? Kasi dito may video at caught in the act yung ginagawa ni Mister at saka nitong si Elizabeth. So, kukonsulta tayo kung anong kaso na pwede ma-file. Ito ba'y nailapit niyo na po sa barangay? Noon pa po, sir. Nailapit ko na. Pero nabanggit po na iwalay na kayo. Noon, sir. Ni Mister. Ganito po yun. Pero nagkabalikan po kayo. Opo, nagkabalikan kami noong 2019 po. Umuwi na siya sa bahay kasi nagkagulo-gulo sila doon sa bahay nila. Opo. Ngayon, tumakbo yung asawa ko sa ano sa bahay. Kasi magkakapit-bahay lang kami, sir. Pitong pagitan lang ng bahay. Ganun siya kalupit. Paano nagkakilala po si Mister at saka ito pong... Dahil sa yung bahay po nila, sa totoo lang, sir, ano, nadyan ang sugalan. Sugalan niya yung bahay niya. Tapos ano pa, yung inuman to sugalan. Sa totoo lang, kahit magtanong ka doon sa lugar namin, ganun po ang bahay niyan. Si Ma'am Elizabeth ay taga-barangay din po. Oh, lakas tao po, lakas tao. Ano yung sabihin po lakas tao? Yung ano po nila, yung street nila.
Isa po ay Gender and Development Program Coordinator, Barangay San Andres, Kaintarisan. Ma'am Elizabeth, nag-work po kayo sa barangay? Opo, dati po akong bawsi. Ngayon po hindi ko kaya magpasok kasi malayo. Huminga ako sa kay Kalamam na ilipat ako ng department kaya ako ay naging sagad. Hindi totoo na sugalan ang bahay ko. Sir, natural ko. Minsan kami dito lang na tatlo ng mga pamangkin ko naglalaro-laro kami. Hindi po sugalan. Kasi okay. May pasok po ako eh. May mga pasok yung mga pamangkin ko eh. Sir, sa totoo lang, ang lakas ng ano dyan, yung beat game. Ang lakas ng beat game nila dyan. Lagi-lagi po yan. Totoo po yan. Pasimuno sila sa... Si Beth ang pasimuno. Bahay niya po, nagpapatong po siya, nagpapatong. Diyos ko po. Opo. Kaya doon sila nagkakilala ng asawa ko. Sa inom-inom, sa sugal-sugal, doon po yun. Hindi naman ako uminom, Aida. Hindi ka naman ako uminom. Pero ginagawa mong sugalan at saka inuman yung bahay mo. Ikaw, di ka nag-inom. Pero ginagawa mong sugalan sa bahay mo. Dito walang nag-inuman kasi mga babae lang kami nakatera dito. Alam mo yan na. Alam ko nga, kaya nga sinasabi ko dito eh. Huwag sa mga binibintang mo. Hindi naman totoo yan. Kung totoo yan, naaminin ko kaagad yan. Nako, sinungaling hindi ka sa lahat ng sinungaling. Ikaw na, number one na sinungaling. Pasalamat ka nga. Naitago ko yung papel ng asawa mo, pati yung nasaksak siya. Kaya nakita ka niya. Hindi ko ay, man naman naman madali mahanap yun. Ay, nako. At saka yung pagpasok ng asawa. Alam mo, Aida, kung may masama kaming plano, o kaya ako, si Emerio, dapat yung gate sara, yung pinto sara. Nakalimutan nyo lang sa pagmamadali nyo. Nakalimutan nyo lang siguro. Pakain ka naman, pakain ng tahong mo. Emerio. Po, sir. Mukhang si Mrs. decidido na po mag-file ng kaso laban po sa inyong dalawa at matibay pong ebidensya. Ano pong reaction nyo po, sir? Baka pwede pa sigurong makiusap pa dito kay Mrs. para hindi na ito lumaki. Yun na nga sa po, korte. Sir. Medyo mainit lang ang ulo niya, sir, kasi... Yun nga, napunta na naman ako doon, yun siguro yung medyo, pero kaya namin ayusin na lang namin yan, sir. Kasi nga, sir, matibay yung ebidensya, hawak ni Mrs., meron po siyang video, tatanggapin po yun sa korte, yung video na hawak niya ngayon, matibay po yung ebidensya na yun. Ma, hello ma. Bingi na ako. Huwag nang ganyan, palalaki mo pa yung ano, problema, yung problema na nga. Alam mo, Meryo, paulit-ulit na lang kasi... Ilang taon na si Aimer? 13 years na si Aimer. Ganun pa rin. Nakakasawa na. Ipagod na ako. Gusto ko na nang matahimik na buhay. Gusto ko yung maayos na pamilya. Hindi yung ganito. Hanggang kailan ka magbabago? Hanggang kailan? Pinagbigyan na nga kita eh. Iniwan mo na nga ako ng 11 years eh. Sige po. Hello. Pag-usapan na lang natin yan. Akong bahala. Ito na Garrett. May hawak na video. Itong ating kumplenan si Ma'am Aida... At doon sa video, may kita, bine-blur lang nga namin, na itong si Mister, kinakain niya yung tahong ni Kabet at wala pang harot na panodo. Yes. Pag ito ay dinala sa korte, anong kainat na nito? Anong pwede maikaso? Ito po ang napagulat dito na sasabihin ko. And I'm sure marami nga alma, Senator, no? Oral sex is not considered sex under our laws. When you say sexual intercourse by the language of the law, Senator, kailangan meron tong aspect of genital penetration. Pero does that mean nakawala na ba siya sa concubinage? Hindi po, Senator. Sa akin, we can use this video evidence as proof na ginagawa na nila to dati pa. We can use this in part with other evidence that we have, pieces of evidence that we have, para po ma-establish na merong nangyayari between si Mr. and yung Kabet. We will still present the evidence, Senator. Pero it will not be, kumbaga, hindi siya doon lang tayo aasa. Hihingi po tayo ng mga messages siguro or iba pang merong mga ebidensya si Mrs. Para kasuhan po ng concubinage. Pero sa ngayon, mahina pa yung ebidensya na itong si Mister nandoon kay Kabet at may ginagawang milagro. Hindi naman po sa mahina, Senator, but we cannot rely solely on that video po. Mm-hmm. Malakas po yung video along with other supporting evidence na meron pong relasyon. Tulad po ng mga pag-amin ni Mr. dito sa inyong programa, pwede po natin itong i-present sa assent. Kasi kanina po, sinabi niya na napag-usapan na lang at siya, para hindi niya po tinatanggi na may nangyayari sa kanila ng babae. So i-combine po natin itong mga evidence to build a strong case for concubinage. Dagdagan pa natin ng psychological abuse under violence against women and children. Ngayon ko lang nalaman yan, yung pang oral sex is not considered as parang sex? Yes, sir. Very strict po ang ating batas. No? Penetration po ang requirement when you're talking about the legal interpretation of sex. Right, especially kung gagamitin natin yan para mag-file ng kaso.
Yes, sir. Kailangan, for concubinage or for adultery, whatever? Yes, sir. Ang maganda po kasi dito, no, hindi lang ito yung ebidensyang hawak natin. Marami pa tayong ebidensya, kaya lulusot to. So, what I'm just warning si Mrs. about is, baka ito lang po kasi ang isubmit. Sana po hindi. Lahat po ng ebidensya meron siya, dapat ibigay pa din po siya. Okay, ma'am, bukod pa dun sa video na hawak niyo ngayon, meron may pa picture bang pa po. Picture? Opo, may ano picture mga picture pa po meron? Ito po. Sige. Tingnan ko nga po. May mga picture pa rin daw po, Attorney Garrett. Ano mga picture po yan? Teka lang. Na magkaakbay sila? Magkaho. Opo, opo. Ano po? Yes, sir. Ayun, naghahalikan daw. Ay, hindi naman po naghahalikan. Hindi. Nag-ano, yung itong... Yung sweet na mga ano picture. Opo. Yung mga ganyan po, sir, na mga katulong as corroborative evidence na meron po talagang nangyayari dito sa dalawang kakutuhan. Okay. Ito po, sir. Okay. So, magkayakap. Pwedeng gamitin ang ebidensya? Yes, sir. Lahat po yan ipapakita po natin sa korte at sila na mismo ang hindi makakatanggi na meron pong nangyayari between si Mr. at ang kanyang girlfriend. Yun. Very good. Attorney Garrett, sandali lamang. Sir Emilio. Yes, sir. Narinig mo naman sinabi ni Attorney Garrett. Ano po? Opo. Bukod sa video, meron pa palang picture hawak si ma'am na sweet kayo nitong si Elizabeth at magagamit siya sa korte para lalo madiin kayong dalawa. Ano pong masasabi nyo, sir? Sa akin lang, sir, kung pwede, kakausapin ko lang yung niece ko. Kasi para hindi na umantong sa ganyan. Opo. Kasi mainit lang talaga yung ulo niya sa kasi ngayon. Eh, sino ba naman hindi init ang ulo? Nakita kayo, caught and duck, na meron kang sinisisid. Mm. Oo, pero sir, kakausapin ko na lang para So, inaamin niyo po na meron kayo sinisisid noon, bukod sa papel. Ayun po, sir. Hindi naman, sir. Eh, ano yun na nakita niya na kayo po ay yung sub-sub yung mukha niyo doon sa pagitan ng hita ni Elizabeth? Kumukuha lang kami ng papel kasi sir, sa loob. Huwag ka na magsinungaling, Mary. Lalo lang ako nang gagalaiti sa inyo. Kaya nga, lalo ka hindi pa papatawad. Kaya kung ako sa'yo, mag-umaming ka na lang. Parang awa mo na, baka sakali hindi ko pa ituloy. Maawa pa ako sa'yo. Pero nagsisinungaling ka eh. Lalo ako nang gigigil, sa totoo lang. Ayan sir. Pag umaming ka raw, baka magbawang isip pa niya, magpapatawarin ka niya. So aminin mo na siguro. Sige, ayan na. Yan yung gusto mo eh. Ayun, inamin na. Ayan ma'am, inamin na. Papatawarin mo na. Hindi muna, sir. Bigyan ko muna siya ng pagkakataon na ano. Akala ko pa pag umami na, patawarin mo na. Babawin mo pa. Masama talagang... Iwan. Hindi kita masisisi, ma'am. Kahit na siguro sinong babae na nakakita ng ganun. Kanina lang talaga ito. Medyo nanginginig pa ako hanggang ngayon. Opo. Naintindihan ko po, ma'am. Naintindihan ko po. Pero siguro po, in time, baka mapapatawad mo siya. Kasi yun ang request nyo. Aminin na lang niya. Baka magbawang isip niya. Patawarin. Ayan na. Sir, siguro baka pwede mo samahan ng paghingi ng sorry. Sir. Opo nga. Kanina pa ako nagsusorry dyan, sir. Kung siguro yung asawa ko, papatawarin ko. Pero yung babae, simulat noon. Sige, unahan muna natin si mister. Ma, sorry ma. Hindi na maulit yan. Tandaan mo yan. Ayun. Pangako ko sa'yo. Hindi na. Marami kang totoo pangako yan na sinabi. Ma'am, totoo na yan. Last na yan. Last na lang, ma'am. Okay. Pati ako, nahihiya na sa ganyan. Oo nga, nakakaya buong mundo. Kitang-kita na tayo. Ang kaya ganda ko pala, ang ganda ko talaga dito sa... Pakitanggal mo yung... Huwag na, sir, nakakahiya. Hindi, okay lang, ma'am. Para makita kung sino mas maganda sa inyo, ni Elizabeth. Hey, maganda talaga ako doon, bata pa ako. Di ba? Hindi nga, ma'am. Actually, mas maganda nga talaga kayo, ma'am. Promise. Mas maganda kayo. Ayan, Ayan. Ma'am, inamin na niya at hindi na maulit, nag-sorry pa. Ayan, tatlo na po. Public apology pa po yung ginawa. Kasi sir, pag once na patawarin ko siya, mawawalan din ng visa yung ko sa babae. Galit ako dyan sa babae na yan eh. Hindi, una, ayan mo na muna si babae, si Mr. na muna. Alang-alang sa inyong family, may mga anak po kayo. Tatlo po. Alang-alang sa mga anak nyo. Humingi siya ng sorry, nag-public apology po siya, inamin niya po yung kasalanan niya, nagpakumbaba po siya. Okay, alang-alang sa mga bata. Pag inulit pa talaga, sabi niya din maulit, pag inulit pa talaga, ibang usapan na yon. Sir, pag inulit niya ba, tatanggapin niyo pa ako dito? Of course! Pwede ba naman hindi? Pero paano yung babae, sir? Ayoko. Yung babae, ang galit ako dun eh. Kasi ganito, sir, nung buntis ako sa bunso namin, kinukuha ko yung asawa ko, nagmamakaawa ko sa kanya, na ibalik yung asawa ko, kasi buntis ako. Okay, paano ko mag-apologize din si babae? Hindi, sir. Ha? Hindi. Paano ko aminin din niya at mag-sorry? Hindi. Ang dami niyang atraso sa akin. Subukan lang natin. Ang dami niyang atraso subukan sa akin. Hello, Ma'am Elizabeth. Oo, naghihintay kami ni Pulse, pero naghiwalay po kami. Ako kanina, nandito lang sa loob ng bahay ko, may pumatok. Pagkatok, yung nakita ko na yung papel, humila naman ako, yung asawa naman niya, nakatayo. Ma'am, huwag na kayo mag-deny, umami na nga po yung isa.
So ang isa, ay, pinatawad so naman para pati ikaw. Ni police, hindi ko alam yan, sir. Ako pinaprotestan ko yung dangal ko. Dangal? May dangal ka pa ba? Nasaan dangal mo? Kawawa ka naman, Bet. Di mo alam mga pinagsasabi mo. Ako walang sinasabi sa iyong masama. Kayo sinugod nyo ako. Kalimasa natural naman na wala naman akong ginawang masama. Natural, susugurin ka dahil kapit ka ng asawa ko. Sinira mo yung pamilya namin, Bet. Ikaw ang sumira ng pamilya namin. Baka yung asawa mo lang kasi ako isinauli ko yan sa inyo. Hindi ko inano yung asawa mo. Nagmakaawa pa nga ako dyan na ibalik mo sa amin yan. Pero ano? Ma'am Elizabeth, ganito po ma'am. Si Mr. pinatawag niya po dahil umamin, number one. Number two, nag-sorry. Number three, sinabing hindi na po maulit. Kaya pinatawag ako, na sir niya. Gusto niyo ba pati kayo mapatawad? Amin na tumba naman yan. Baka ang inamin ni Meryon naman yan, yung nagsama pa kami dati. Hindi ko naman alam yan. Hindi, inamin niya yun ngayon. Sabi niya, last na raw yun. Alam, yung Diyos ko po. Sir, talaga yung punta ng punta dito sa bahay. Kaya ko umamin siya pati. Alam ko sa kanya. Tinatanong po naman netizen, ano daw kulay ng panty ni Elizabeth? Walang panty po, walang panty. Walang panty. Ah, hindi ba yung nakababa? Sabi natin siya nakababa. Walang panty po, walang panty. Binaba talaga yung panty. Tapos tinakpan na lang ng unan. Walang panty siya. Kaya nga tinakpan ng unan kasi makikita yung malaking ano niya eh. Tahong. Ayan, netizen. May nagtanong pa sinong netizen kung anong kulay daw. Ah, wala. Walang panty, walang panty. Wala, okay. Ma'am Elizabeth, ayaw mo umamin. Eh, paano naman ako sa amin? Ay, talaga naman, hindi naman kami wala na kaming relasyon ng asawa niya, 4 na taon na. Kumbaga na magandang loob na kailangan ko hanapin yung papel para maibigay. Well, kung ayaw mo po, mami, ayaw mo mag-sorry, ma'am. Bahala kayong dalawa ni Ma'am Aida. Attorney Garrett. Yes, Senator. Okay, pinapatawag na ni Ma'am Aida si Mister, pero hindi niya mapatawad si Kabet, si Elizabeth. Paano to? Under po sa rules of court natin, in every case of concubinage and adultery, Senator, kailangan kasuhan parehas po. The husband and pati yung paramour or pati yung kabit po, Senator. Hindi pwede si Mr. lang palulusutin dito. Kailangan kasama silang parehong palulusutin kung kinakailang, kung talagang gusto mo ni ma'am na wala ng kortehan. Yes, sir. All or nothing po tayo sa korte. Pero pinapaalala ko rin po sa mga netizens and pati sa ating complainant, Senator, no? Na ang, ito po, isa pa, na maraming nga pa. Hindi po tulad ng adultery na parehas kasal. Ang concubinage po, lalaki lang ang, parehas kulong. Sa concubinage, lalaki lang ang makukulong, ang babae ay destiero lang ang kanyang parusa. O papaalisin lang siya kung sa residence na lalaki. Lalaki lang makukulong pag tinuloy ni Mrs. Yes, ang reklamo. Tapos yung si babae, sasabihin na lumayloy ka sa bahay ni Mister. Hindi po siya makukulong. Yes, sir. Hindi po siya makukulong daw. Mister nyo lang daw po makukulong. Pero si Kabit daw, sabihin lang ng korte, lumayloy, ano tawag nun? Destiero? Destiero, tama po. Destiero na. Oy, lumayloy ka, huwag ka nang lumapit dyan kay Mister. Ni Ma'am Aida. Yun nga ang purpose ko na ang babae ang makulong. Eh, hindi, kaso ma'am, ayon daw sa batas, ang makulong si Mister. Yung si Kabit, makaligtas. Makawala. So paano yan? Pangit naman batas natin. Kaya ma'am, dalawa silang may sala, isa lang ang makulong. Kaya ma'am, nandito ako para yung mga ganong klaseng batas. Even while we speak, gumagawa na po kami ng mga panukala na para ma-amend itong mga batas na paglumaan ng panahon. Tama ba, Tony Garrett? Tama po, Senator. Actually, nag-file na po kayo ng bill. Papalitan na po natin ng adultery and concubinage. Iisa na lang po, marital infidelity. Kung saan lahat po ng yan, antayin ko na lang po. Antayin mo na lang? Antayin ko. Antayin na lang po niya, no? Kasi hindi, ang asawa ko hindi magbabago yan, eh. Talagang, so antayin na lang niya, pwede ba? Mahilig yan sa tahong, eh. Alam ko, Meryo, alam ko, di ka magbabago. Antayin ko. Sige, papatawarin ko kayo ngayon. Patawarin ngayon, okay. Pero mabuti na rin yun, nalaman ng buong mundo na si Beth. Okay. Ayan, okay. Ano, Sir Emilio. Nakita na live pa yung ano nyo. At sa Ma'am Elizabeth, pinatawad na kayo pareho. Pero pag lumabas na yung batas na ipinanukala ko at yun ay naging batas na humandaro kayong dalawa. Okay. For the meantime. Sa kanya yan, sir. Ano po? Wala naman na kami na-relation ng asawa niya. Matagal na. Mayabang nito. Ayun. So anyway, pinatawad na. Okay. So ngayon, ano muna kayo? Cool off muna kayong dalawa. Lumayo-layo kayo sa isa't isa. Okay? Kung di lang naman serve yan sa papilis na yan, eh. Hindi naman siguro siya pumunta dito. Kung hindi sa papilis, hindi makakain yung tahong mong malaki. Natinakpan mo pa ng unan. Sinasabi mo na may relasyon pa kami. Ay, huwag ka na nga mag-deny, Bet. Grabe ka. Ang tanda mo na. Yung noon na nagsasama kami, hindi mo kami dinimanda. Ngayon ka nag-demanda. Dahil nasa servisyo yung asawa ko. Alam alang sa mga anak ko. Tinatanong po ni ano ni Justin Lopez, anong klaseng papeles ba yon, Ma'am Elizabeth? Hindi papeles kasi na naiwan dito sa bahay. Ano nga po? Anong klaseng papeles yon?
yung papel sa baril at saka yung mga paglabas niya ng hospital, nandoon na ata yun. Papel sa baril? Bakit may baril ba si ano? Si... Dati yun, sir. Na, yung papel, di ba, polis? Ah, dating polis pala ito, si Mr. Bilan. Ayun, okay, sige po. Pero babalik pa ako dito, sir. Pwede. Babalik pa ako talaga. Babalik. Kay para ano. Sige, pag halimbawa, nahuli niyo pa ulit sila. Kailan kaya, sir, maano yung kaso? Ongoing po. Kasi gusto ko talaga silang dalawang makulong. Opo, ayun ko naman yung asawa ko lang makulong. Yung panukalang batas ko, ongoing na yun. Hopefully, ma'am, siguro, 3-4 years, may isang batas na. Naman po, no? Eh, ma'am, may proseso yun. Hindi natin basta-basta agad na may pasa yan. Oh, pagdidebatehan pa yan. At, kasi alam ko hindi magbabago yan eh. Pipirma pa ni Presidente yan. Sana nga, pipirma ni Presidente. Pag binito niya, ibang usapan yan. Mabawalala. So titignan natin, ma'am. Anyway, palagay ko, makakalusot yan. Dahil maganda naman itong ginagawa ng amendment dun sa batas. Okay? Attorney Garrett, so... Yes, Senator. Gaano katagal daw? Nagtatanong si Ma'am Aida yung panukalang batas ko. Actually, accurate po yung sinabi niyo, Senator. No? Mahaba ang proseso po ang pagsusulat at pag-amienda ng batas. 3 years po. Bigyan natin ng 3 years by 2025 siguro. Nasa lamesa po ng presidente natin ang batas. Okay. Sir Emerio, pinatawad na kayo at next time, pag naging batas na ipinapanukala kung batas, nako, ingat na kayo. Makukulong na talaga kayong dalawa. Ma'am Elizabeth. Yes, sir. Hindi ka ba mag-sorry man lang? Paano ako mag-sorry? Hindi naman kasi totoo. Kung yung dati, oo, totoo naman talaga may relasyon kami ng kulit. Bet, nakita ka na sa video. Huwag ka na mag-deny na kinain yung tahong mo. Ay, si Paida. Ang asawa mo nakashoot nung dumating ka. Kung di pa ako nagkakamali, ako ay paliad-liad sa kama. At ikaw, asawa Bet, mo yung... palis na kasi ang papel nakalabas na. Ang hirap na ito kausapin. Okay, matanda na kasi. Kaya nga po, wala tayong papunta nito. Basta pinatawad mo. Mr. Emerio Bilan. Mamayang gabi, puntahan mo si Mrs. Magpasalamat ka kasi pinatawad ka. Mag-usap na lang kayo. Kasi ikaw lang pala makukulong dito. Hindi pala makukulong si Elizabeth pag tinuloy niyang kaso. Kaya naawa sa'yo si Ma'am Aida. Okay? Sige po, sir. Okay, sige. Salamat po, ma'am. Ayan. Medyo naman miglamig na si ma'am. Ayan. Kasi, sir, bakit kasi hindi siya makulong? Yung babae ang gustong makulong eh. Hindi po. Si Mr. makulong. Kaya... Ayan. Okay. Disappointed si ma'am. Natural, hindi natin siya masisisi. Kasi ang gusto talagang kasuhan si Elizabeth. Kaso hindi, ang makukulong si Emerio. Okay, lalaki lang siya.